Hello mga preni, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano makikita ang bill ninyo sa PLDT. Doon, detalyadong nakalagay kung ano yung charge, additional charge, at saka yung previous bill, makikita nyo doon. So, huwag na natin patagal pa. Intro, pasok. Punta muna tayo sa Google. Essay Arch ang PLDT, hindi yung PLDT hotline. Tap. Tapos i-click natin tong link para mapunta tayo sa PLDT na site. Pagkatapos natin i-click mag-register muna kapag wala pang account. Tapos wait mo lang ang email para ma-verify ang account. Kapag na-verify na, pwede nang mag-sign in. Tapos click mo lang yung validate. Tapos scroll mo lang pababa. Ilagay mo lang ang account number mo sa PLDT na binigay sa'yo nung technician. Ito rin ang ilalagay sa pagbayad ng bill, kaya napaka-importante nito. Kapag na-link na siya, permanent na siya nakalagay sa account mo. Tapos ay click mo lang itong account number mo at lilito ang manage. Tapos click mo lang ang bilang and payment. Then scroll lang pababa. Then scroll ulit pababa, click lang ang go. Tapos scroll lang ulit pababa, i-click ang latest month o ang buwan ngayon. Tapos ilagay ang account number dahil ito ang password sa iyong bill. Ako, sinave ko sa contacts ko ang account number para copy-paste na lang ako tulad nito. So ayan na ang aking bill. Explore lang kayo, makikita nyo lahat at detalyado, tulad ng previous bill, at penalty charge kung meron man, at information sa bill, nakalagay din kung saan pwede magbayad. Ayun mga penny, ganun lang siya kadali. So bali,
magsisilap muna kayo, mag-register muna kayo para makita nyo yung bill. Tapos yung account number ninyo, i-link ninyo ang inyong account number. Bali, isave nyo siya sa phone book para tuwing titignan nyo siya, copy-paste lang kayo ng copy-paste. Kapag in-open nyo na siya, kailangan nyo ilagay inyong PLDT account para mabuksan ang inyong bill. At lagi nyo tatandaan yung inyong mga account name at account password para makapag-login kayo. Kung para hindi kayo mahirapan, i-save nyo sa cellphone nyo or sa notebook para pwede nyo siyang balik-balikan. So ayun, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!